us one, lifting up our voices to the King of Kings. We pray, Abba, Father, worthy is your name. Lifting up our voices to the King of Kings. We sing
heart is so proud. My mind is so unfocused. I see the things you do through me as great things I have done. And now you gently break me, and lovingly you take me, and hold me as my father, and mold me as my maker. I ask you how many times will you pick me up? I keep on letting you down, and each time I will fall short of your glory. How far will forgiveness abound? And you answer my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the path of my daily sufficient grace. Times I may grow weak and feel a bit discouraged, knowing that someone somewhere could do a better job. For who am I to serve you? I know I don't deserve you, and that's the part that burns in my heart and keeps me hanging on. I ask you how many times will you beat me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory. How far will forgiveness abound? And you answer my child, I love you. And as long as you're seeking my walk the path of my daily sufficient grace. You are so patient with me, Lord. As I walk with you, I'm learning what your grace really means. The price that I could never pay was paid at Calvary. So instead of trying to repay you, I'm learning to simply obey you by giving up my life to you. For all that you've given to me, as long as you're seeking my face,
your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Good.
preserve for our walk in this world. They resound with God's own heart. Oh, let the ancient words impart. Words of life, words of hope, give us strength, help us cope in this world wherever we roam. Ancient words will guide us home. Ancient this life. Are your
Isang mapagpala at mabiyayang gabi na Miyerkules sa inyong lahat, mga kapatid. Purihin natin ang Diyos, pasalamatan at itaas sa gabing ito sapagkat siya'y mabuti at tapat at hindi nagbabago sa kanyang mga pangako. Bago po tayo manalangin, ay ating pabasahin ang aklat ng Awit, chapter 36, verse 7. O Diyos, yung pag-ibig mo'y mahalaga at matatag, ang kalingay na darama sa lilin ng iyong pakpak. Ito, mga kapatid, na ang pag-ibig ng Diyos ay napakahalaga at napakatatag. Ito yung pag-ibig na kailanman ay hindi mapapawi o mawawala sa atin. Kahit man tayo ay nagkakamali, ang pag-ibig ng Diyos ay lagi nandyan. Handa niya tayong patawarin, handa niya tayong kalingain. Kaya naman, wala tayong dapat gawin kundi suklian ito ng ating pagsamba at pagluwalhati sa kanyang pangalan lamang. Tayo po'y sama-samang manalangin. Amang banal na may lalang ng langit at lupa, Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Kami po ito sa pusong nagpupuri at nagpapasalamat sa gabing ito na patuloy na ikaw ay nagpapadama sa amin ng iyong pag-ibig. At ang iyong pag-ibig, ito na iyong matatag at maaasahan namin sa lahat ng oras ng aming buhay. Sa gabing ito, O Diyos, aming paglapit, kami po yung patawarin sa lahat ng aming nagawang pagkakamali, sa lahat ng aming nagawang kasalanan. Linisin mo kami at paging dapatin upang kami ay maging makatanggap ng iyong pagpapala sa gabi ito. Ilinalas din namin sa iyo ang aming pananambahan sa oras na ito. Pagpalain mo ang mga awit at saka mga manunugtog. Gayun din si Pastor Alfred na walang sawa at walang pagod na nagdadala ng mensahe mo sa aming kalagitnaan. Nawa ngay patuloy mo siyang pakapuspusin ngayon sa itong Espiritu. Bigyan mo siya ng karunungan at maunawaan namin ang iyong mga salita sa pamamagitan niya. Salamat din sa lahat na patuloy ng mga nakikinig at sumusubaybay ng gawain na ito, lahat ng nagtsatsaga at hindi bumibitaw sa pakikinig at pagsamba tuwing araw ng Miyerkules at ng Linggo. Lord, marami pong salamat sa iyo at ibinabalik po namin sa iyo ang wagas na papuri, pagluwalhati at pasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesus, kung aming samo at panalangin. Amen. Mulat lagi. Ay, si Pod.
tayo sila ng basketball ba yun? ML ba yun? Ha? Nakakwenta-kwentang oras na sayang. So ako naman, ayoko mamulupito, ayoko kayong makaranat ng mundo. Eh kung nagpapasa na kayo ng Bible, hindi mas maganda pa. Amen! Sino nagpasasama ng Bible ngayong araw ng itong linggo to? Sino? Ha? Marami yan. Okay. Hallelujah. Can you raise up your hands to the Lord? Father, we thank you and praise this morning. Our word will be praised, Lord. That's why we are here. Salamat na naman, Panginoon, sa labas ng katawan, sa malusog na pangagawan, at buhay na binigay mo sa atin na meron walang hanggan. Pagpalain mo kami sa umaga ito, may ihayag namin ang aming damdamin sa iyo. Ang nakapahayagan ng isang masaya, maayos na buhay sa iyo, aming Panginoon. Pagpalain mo bawat isa, puspusin ko kami ng iyong banal na Espiritu Santo upang umawit kami sa iyo ng tunay at tapat at totoong pagsamba na galing sa puso namin. Puspusin mo ng iyong banal na Espiritu Santo ang mangangaral upang kami makapakinig ng tamang mensahe na galing sa iyong kaharian. Pagpalain mo bawat isa, pagpalain mo worship team na madala kami sa isang napakataas na uri ng pagsamba para ito'y maging katanggap-tanggap sa iyo sa iyong kaharian. Pinupuri ka namin sa salamatan, dinadakila, at ang bawat isang Panginoon ay iyong puspusin ng iyong banal na Espiritu Santo upang maging ang kagalakan sa pakikinig at pag-awit ng iyong mga magandang awit para sa iyong Lord God ay maipahayag ng bawat isa. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, dinadakila, sa pangalan ni Jesus, sinuwanin na lang. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Sa pagmamahal sa Panginoon, amen. Sabi ni Pastor, bilhin na tayo sa Panginoon, amen. Sabi sa Bible, let us soar our wings like eagles, amen. Sabi sa kanyang salita, those who hope in the Lord will renew their strength. They will run and not grow weary. They will walk. Amen? Kaya dapat tayo magpuri ng masaya, may celebration sa ating mga puso, excited. Limangin natin ang Panginoon ngayon. Amen? Hallelujah. Amen. Hindi amen? Amen. Hallelujah. Pagpakanaan siya. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Praise the Lord! Hallelujah! Isang mapagpala at mapagpaalalang araw na naman ng Miyerkules. Marami sa mga tao ngayon ang nagsasabing kilala niya ang Diyos. At marami ang nagpapahayag na siya ay anak ng Diyos. Tunay bang kilala natin ang Diyos? Sino nga ba ang Diyos? Yan po ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito. At isa pong layunin ng ating programa nitong pag-aaral natin ng salita ng Diyos, ang makilala natin ang Diyos na ating pinaglilingkuran, ang Diyos na gumawa ng langit at lupa. Sino nga ba ang Diyos? Tayo po muna ay manalangin. Ama banal na nasa langit, nagpapasalamat po kami sa araw na ito. Isa na namang pagkakataon na kami po'y mag-aaral lang yung banal na salita. Pakapuspusin mo kami ng banal na Espiritu Santo upang maunawaan namin ang mensahe sa araw na ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, ito ang aming dalangin. Amen at amen. The title of my message today, my 148th online preaching is The Great I Am. Thousands of years ago, according to the Old Testament, the Jews were slaves in Egypt. With his entire household of 70 persons, Jacob left his native land for Egypt. But before leaving Canaan, he went to Beersheba to offer sacrifice to God. Here, God appeared to him and told him not to be afraid to go to Egypt because he would be with him and eventually turn his small family into a great nation. Amen. Praise God. Sa marami pong pag-aaral natin sa banal na kasulatan, ayon po sa lumang tipan, libo-libong taon na nakakaraan, ang mga Hudyo po ay naging alipin doon po sa Ehipto. In Genesis chapter 46 verse 1 to 4 says, "So Israel set out with all that was his. And when he reached Beersheba, he offered sacrifices to the God of his father Isaac. And God spoke to Israel in a vision at night and said, 'Jacob, Jacob.' 'Here I am,' he replied. 'I am God, the God of your father,' he said. 'Do not be afraid to go down to Egypt, for I will make you into a great nation there. I will go down to Egypt with you, and I will surely bring you back again, and Joseph's own hand will close your eyes.'" Ayon po sa Genesis Kabanata 46 talatang 1 hanggang 4, naglakbay nga si Israel, dala ang lahat niyang ari-arian. Pagdating sa Beersheba, naghandog siya sa Diyos ng kanyang amang si Isaac. Pagsapit ng gabi, tinawag siya ng Diyos sa isang pangitain. "Jacob, Jacob, narito po ako," sagot niya. "Ako ang Diyos ng iyong ama," sabi sa kanya. "Huwag kang matakot na pumunta sa Ehipto. Doon ang lahi mo'y magiging isang malaking bansa. Sasamahan ko kayo roon at ibabalik muli rito. Nasa piling mo si Jose kapag ikaw ay namatay." The Israelites had been in Egypt for generations. But now that they had become so numerous, the new Pharaoh, whom did not know Joseph, feared their presence. He feared that one day the Israelites would turn against the Egyptians. That was why he forced them to become his slave. At ayon nga po sa banal na kasulatan, ang mga Israelita sa salin at saling lahi nila doon po sa Ehipto ay dumami na. Kung kaya po ang bagong paraon na hindi kilala si Jose ay natakot po sa dami at padaming padami ng mga Israelita doon po sa Ehipto. Kung kaya't siya po ay napuwersang ilagay sila sa ilalim ng pagkakaalipin. At mula nga po noon, for 430 years, ang mga Israelita po ay naging alipin doon po sa Ehipto. At isang araw narinig nga po ng Diyos ang kanilang panaghoy. Kung kaya't tinawag po niya si Moses upang pumunta doon sa paraon para payagan ang mga Hudyo o ang mga Israelitang sumamba sa kanya doon po sa ilang. God was so concerned about the cry of the Israelites, not because of their miserable life, but because they belong to Him and they have the seed of faith from their father Abraham. Always remember that God is a faithful God. He is true to His covenant with Abraham. In Genesis chapter 12, verse 1 to 3, the Lord had said to Abraham, "Leave your country, your people, and your father's household, and go to the land I will show you.
I will make you into a great nation and I will bless you. I will make your name great and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And all peoples on earth will be blessed through you. After the death of Terah, the father of Abraham, God appeared to Abraham. Terah, the father of Abraham, was an idol maker, and they were living in an idolatrous country of Ur. Abraham was brought up and taught that there was no other God but the sun, moon, and stars. Abraham was from the descendant of Arphaxad, the son of Shem, the son of Noah. Pagkatapos nga pong mamatay ang tatay ni Abraham na si Terah, ang Diyos ay nagpakita kay Abraham. Tandaan po natin na si Terah ay ama ni Abraham na gumagawa, lumililok ng mga ribulto doon po sa bayan ng Ur, isang bayan na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. At si Abraham nga po ay pinalaki at tinruan na walang ibang Diyos maliban sa araw, sa buwan at mga bituin. Ito po ang sinasamba ng mga tao noong unang panahon. At si Abraham po ay mula sa lahi ni Arphaxad, na anak ni Shem, na anak ni Noah. Lagi ko po kayong tinuturuan sa mga pinanggalingan ng mga tao upang makita natin po at maunawaan natin ang banal na salita ng Diyos. God called Abraham to leave his father's household and go to the land of the Canaanites. And he made a covenant with Abraham without condition. Tandaan po natin mga kapatid, ang pakikipagkasundo po o ang covenant ng Diyos kay Abraham ay wala pong kondisyon. Ayon po sa Genesis chapter 12 verse 2 to 3, I will make you into a great nation and I will bless you. I will make your name great and you will be a blessing. I will bless those who will bless you and whoever curses you, I will curse. And all peoples on earth will be blessed through you. Ito pong covenant na ito ng Lord kay Abraham ay wala pong kondisyon. And because of the covenant promise God to Abraham, he came to rescue the Israelites from the hands of Pharaoh. He is true to his promise to Abraham. In Genesis chapter 12 verse 3 says, I will bless those who will bless you and whoever curses you, I will curse. And all people on earth will be blessed through you. The word you is Abraham. And all who will become the seed of Abraham, and it includes you and me. Ang salita pong ikaw or you ay patungkol po kay Abraham at sa lahat nang magiging anak ni Abraham, kasama ikaw at ako. Sasabihin mo, Pastor, paano naman ako magiging anak ni Abraham? Hindi naman ako Hudyo. Yun nga po ang maganda. Amen. At nakakatuwa po na hindi po tayo nakalimutan ng Diyos nang siya po ay magkaroon ng pakikipagkasundo kay Abraham. At sinabi nga po niya, sabi nga po ng Genesis chapter 12 verse 3, all the peoples on earth will be blessed through you. Tandaan po natin, ang pagpapala ng Diyos po ay hindi kayamanang panlupa. Ito po ay kayamanang panlangit. And do you know that the promised covenant of God to Abraham and to all the Israelites became effective also to the Gentile nation? When we come to Jesus and accept Him as our Lord and Savior, we became the seed of Abraham and given the right of the promised covenant. Tandaan po natin yan mga kapatid. Lagi po nating itanim sa ating puso at ating isipan na ang pangako po ng pakikipagkasundo ng Diyos kay Abraham at sa lahat ng Israelita ay naging epektibo rin po sa mga hintil katulad mo at katulad ko nang tayo po ay makipag-isa sa ating Panginoong Hesukristo. Tinanggap siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay at dahil dito tayo po ay ibinilang ng mga anak ni Abraham at may karapatan sa pangako ng Diyos kay Abraham. Purihin ng Panginoon. In Galatians chapter 3 verse 13 to 14, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, curse is everyone who is hung on a tree. He redeemed us in order that the blessing given to Abraham might come to the Gentiles through Christ Jesus, so that by faith we might receive the promise of the Spirit. Kung mapapansin po ninyo sa aking mga pangaral, inuulit-ulit ko po ang mga pag-aaral na ito upang maunawaan po natin na tayo po ay naging bahagi ng pangako ng Diyos kay Abraham at sa mga Hudyo
dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Kung kaya nga po, kung ikaw ay wala pang relasyon sa Panginoon, ikaw po ay makipagrelasyon sa Panginoon. Tanggapin mo ang Panginoong Hesukristo bilang tagapagligtas ng iyong buhay. Sapagkat tandaan natin mga nanonood at nakikinig na walang ibang pangalang ibinigay sa silong ng langit na ikaliligtas ng lahat ng tao maliban sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. At napakahalaga po na tayo ay mapabilang sa covenant promise ng Diyos kay Abraham. Amen. Kaya nga po kung ikaw ay walang relasyon sa Panginoon, wala kang karapatan sa kasunduang pangako ng Diyos kay Abraham. Ayon po sa mga taga-Galacia, Kabanata 3, talatang 13 hanggang 14, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay isinumpa para sa atin. Sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat ibinitin sa punong kahoy. Na ang ibig sabihin, ang Panginoong Hesukristo po, nung siya po ay ipako sa krus, ay isa po siyang sinumpa. Daladala po niya, taglay niya ang sumpa ng Diyos sa lahat ng taong makasalanan. At ayon po sa talatang 14, ginawa ito ni Kristo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din ng mga hintil, katulad mo at katulad ko, sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya ay matatanggap natin ang Espiritong ipinangako ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Jesus is our Redeemer. His sacrifice was beyond salvation. Amen. Lagi ko pong sinasabi sa inyo, ang sakripisyo po ng ating Panginoon doon po sa krus ay hindi lang po para mailigtas tayo, kung hindi upang tayo po ay maging parte ng pangako ng Diyos kay Abraham. And because of Jesus, we became part of the covenant promise of God to Abraham, and He demands worship from us because He and He alone is worthy of it. He is the only being that truly deserves worship. We must acknowledge His greatness, His power, and His glory in our worship. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Iniligtas tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo at ng Kanyang muling pagkabuhay upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At tayo po ay hinahanapan ng Diyos sa langit ng pagsambang para sa Kanya lamang. Tandaan po natin, ang pagsamba natin ay hindi natin dapat ibigay sa mga ribulto, sa mga santo, o mga Diyos-Diyosang ginawa ng kamay ng masamang tao. Amen. Praise God. According to Genesis chapter 12, verse 7, the Lord appeared to Abraham and said, "To your offspring I will give this land." So he built an altar there to the Lord who had appeared to him. Abraham and his family worshiped the Lord when they arrived at the land of Canaan. And God remembered the covenant with Abraham. So he came to rescue the Israelites from their slave masters in Egypt and to bring them back into the true worship to God of their father Abraham. In Exodus chapter 5, verse 1, afterwards Moses and Aaron went to Pharaoh and said, "This is what the Lord, the God of Israel, says. Let my people go so that they may hold a festival to me in the desert." Pharaoh said, "Who is the Lord that I should obey him and let Israel go? I do not know the Lord and I will not let Israel go." The only God Pharaoh recognized was himself. Walang ibang nire-recognize na Diyos si Paraon maliban sa kanyang sarili. And Pharaoh believed that he inherited the power of Osiris. The Egyptians believed their Pharaoh to be a mediator between gods and the world of men. Ganito po ang paniniwala ng mga Egyptians na ang Paraon ay tagapamagitan sa mga Diyos at sa lahat ng tao. After that, the Pharaoh became divine, identified with Osiris, the father of Horus, the god of the dead, and passed on his sacred powers and position to the new Pharaoh, his son. The ancient Egyptian believed that their Pharaoh was the god of Horus, son of Re, the sun god. When a Pharaoh died, he was believed to be united with the sun, and then a new Horus ruled on earth. Ganito po ang pagkakaunawa po at ang pananampalataya po ng mga Egyptian noong unang panahon. Sila ay naniniwala na ang Paraon ay ang Diyos na si Horus, na anak ni Re,
the Sun God o ang Diyos na araw. At ang mga paraon pag namamatay, pinaniniwalaan nila na ito po ay bumabalik na doon po sa araw, doon po sa Diyos nilang araw. Pagkatapos po ay ang bagong Horus o bagong paraon ang mamamahala naman po sa lupa. Who was Horus? Sino ba si Horus? Horus is the sky god of the ancient Egyptians. He is also known as God of Kingship and a Hunter's God. Ano ba yung God of Kingship? Ibig sabihin po na ililipat po ang pagiging Diyos. Katulad nga po ng paraon, pag ang paraon ay namatay, ililipat niya ang kapangyarihan niya dun sa kanyang anak na lalaki. At yung anak na lalaki naman ang magre-represent kay Horus, ang Diyos ng ancient Egypt. Because Horus is a sky god, his eyes represent the sun and moon respectively. Do you remember the god of Terra? Naaalala niyo po ba na si Terra po ay sumasamba rin sa araw, sa between at sa buwan? At ito po ay ginagawa po dun sa Egypt ng unang panahon. Sinasamba nila ang araw, ang buwan. At sila po ay naniniwala na si Horus ang Diyos ng kalangitan sa ancient Egypt. The left eye was the moon and his right eye the sun. Ganito po si Horus, no? Si Horus po ay mayroong dalawang mata. Ang isang mata sa kaliwa ay ang buwan at ang kanan namang mata ay ang araw. Dapat po nating maunawaan ito, mga kapatid, sa pag-aaral natin. Isa na naman pong pag-aaral ito para po sa atin dagdag kaalaman sa pananampalataya natin sa Panginoon upang hindi po tayo madaya. Sapagkat tandaan po natin sa mga huling araw, ang mga tao ay madadaya ng mga huwad na propeta at huwad na Kristo. Horus was the father of Osiris, the god of the dead. Si Horus po, para po sa kaalaman ng lahat, ay siya po ang ama ni Osiris, ang Diyos ng mga patay. Horus is the sky god or the sun god. Siguro po, alam na alam ninyo ang tungkol sa horoscope. At ako'y naniniwala, ako po din ay nagbabasa ng horoscope nung ako po ay hindi pa Kristiyano. At dun po sa gitna ng horoscope, andun po ang sun god na si Osiris. Ano ba yung horoscope? Ang horoscope po ay natal chart representing the right eye, which is the sun. Natal chart based on Western astrology. Ito pong horoscope ay galing po sa Western astrology. Natal chart representing the left eye, which is the moon, and natal chart based on the Vedic version of the Western astrology. Ito po ang larawan po ng natal chart or horoscope. Alam ko na pamilyar kayo. Yan pong nasa gitna ay ang araw na nagre-represent po sa God of the Dead, si Horus, ang ama ng Diyos-Diyosang si Osiris. At doon po sa paligid niya, makikita po ninyo, andyan po yung mga zodiac signs na atin pong pinaniniwalaan. Yan. Kaya po mag-iingat tayo sa pagbabasa po ng horoscope, sapagkat ang horoscope po ay galing po sa tiyan o sa stomach o sa kaibuturan ng impyerno. Amen. Dito sa Pilipinas, ang mga newspapers, local man at foreign magazines, TV and radio shows regularly feature different kind of horoscope before the pandemic. Even today, in the midst of the pandemic. At malaki po ang impluensya ng horoscope sa buhay ng mga tao, lalong-lalo na po sa mga Pilipino na walang relasyon sa ating Panginoong Hesus. Kaya gusto ko po maunawaan ninyo, mga kapatid, kayong mga nanonood at nakikinig, kung kayo ay may personal na relasyon sa Panginoon, hindi po kayo pinapayagan ng Diyos na maniwala dito po sa horoscope. Tandaan po natin na may misteryo po at mayroon pong sikreto dyan po sa horoscope. At nakikita natin na marami po ang nai-entice na mag-aral, magbasa at maniwala dyan po sa horoscope. At ang modern natal chart o horoscope ay ginamit noong July 4, 1946. Sa ngayon po, mapapansin po ninyo, napakadaming mga tao ang may mga tattoo. Kung ano-ano po nilalagay na tattoo, may rose tattoo, pero meron din pong Horus tattoo. At dapat po tayong maingat dito. At hindi po ba ninyo napansin na pati po sa pananalapi, ang dolyar na itinuturing na world reserve currency ay may larawan po ng Eye of Horus sa ibabaw ng pyramid. Ito po ba ay
nagkataon lang o sinasadya. Ito po ang larawan ng Eye of Horus doon po sa Dulyar. Nakita po natin na andun po yung eye ni Horus sa ibabaw po ng pyramid. Amen. Nakita po ninyo mga kapatid. Ibinabalik ko lang po sa inyo ang pagsamba nila Abraham noong nasa Ur. At pagkatapos po, pinakikita ng Lord yung pagsamba ng mga Egyptian dun sa Egypt nung panahon po ni Moses. Ito po yung tattoo. Ito po yung Eye of Horus na madalas po inilalagay natin sa ating mga katawan. At tayo po ay mag-iingat dyan. Nakita niyo po na hindi po basta-basta mata yan. Iyan po ang mata ni Satanas nakatingin sa iyo at sa akin sa oras na ito. In truth, it's an uncanny or a mystery and frankly odd choice for a US symbol of state. Makikita po natin na ginamit po ng Amerika ang symbol of state nito pong eye, the Eye of Horus. In combination with the pyramid beneath it, we have emblems suggesting an ancient and esoteric cult. Makikita po natin mga kapatid na hanggang sa pananalapi po ng Amerika na ginagamit natin po sa buong sanlibutan. Tayo po pag pumupunta sa abroad, kailangan meron po tayong dolyar na dala. Sapagkat ang dolyar, ang US dollar po ay nire-recognize sa buong sanlibutan. At doon po sa pera na yun, andun po ang mata ni Horus. Ang tawag po nila dito ay Eye of Providence sa US. At tandaan po natin, ito po din ay nakakonekta po sa Freemasons at Illuminati. There are hidden truth about these pictures. Tandaan po natin yan mga kapatid. Mag-iingat tayo. Kaya nga po huwag tayong yung mga Kristiyano dyan. Huwag kayong mapatato ng patato dahil pagka natsyambahan nyo na mata ni Horus ang nakalagay sa inyo, nakakatakot po yan. Kaya nga walang dinidiyos ang paraon maliban sa kanyang sarili at si Osiris. Ang pagsamba po sa paraon o kay Osiris ay nakamulatan po ng bagong henerasyon ni Israel doon po sa Ehipto. The children of Jacob brought to Egypt the faith in the God of their father Abraham, Isaac, and Jacob and preserved the memory of the faith until the days of Moses. Tandaan po natin na bagamat ang maraming mga kabataang Israelita ay namulat sa pagsamba sa paraon at kay Osiris, ang pananampalataya po ni Jacob na dinala sa Egypt ay pananampalataya sa Diyos na nagmula po kay Abraham, Isaac at Jacob. At ito po ay naingatan at naaalala pa rin ng maraming mga Hudyo doon po sa Israel. Ito po ay pinreserba. Ito pong pananampalataya sa Diyos ni Abraham, ni Isaac at Jacob ay napreserba hanggang dumating ang araw ni Moses. Mayroon pong mga remnants ang mga Israelita na tunay na sumasamba sa Diyos ng Israel. At kaya nga po ang mga ito ay umiiyak, humahagulgul, sumisigaw sa Diyos. Sapagkat doon po sa Ehipto, ang freedom of religion ay hindi po pinapayagan ng paraon. Amen. Naniniwala ako na sinasamba ng mga Israelita ang Diyos na buhay ng palihim. Amen. Sapagkat gusto ng paraon na siya lang ang dapat sambahin. Wala ng iba. Tandaan natin na dahil sa haba ng taon na kanilang pamumuhay sa Ehipto, marami sa kanila, lalo na ang mga kabataan, ay nakagisna na nila ang pananampalataya ng mga Egyptians. Ang iba'y nalimutan na ang tunay na pagsamba. Katulad nga po sa Middle East, ano? Pinagbabawal po ang pagsamba ng relihiyong Kristiyano. Amen. At alam naman po natin na kamatayan ang kabayaran ng paglabag sa pagsamba sa Diyos na buhay. At dahil sa sinasamba ng mga Egyptians ay ang paraon, hindi nga nila kikilalanin ang Diyos ng Israel. Katulad po ng paraon. Katulad din po sa ating panahon, maraming mga tao ang nagpapatira pa, sumasamba sa mga ribulto. Tandaan natin hanggang ang puso nila ay matigas, hindi nila iiwanan ang maling pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sasabihin mo, Pastor, bakit po ganun? Naririnig naman po nila na ipinangangaral po na huwag sumamba sa Diyos-Diyosan. Naririnig nga po nila, subalit kung matigas po ang puso nila, kung meron silang callous heart, hindi po sila maniniwala sa mga naririnig nila. Kahit alam na nila, marami pong mga tao, no?
na narinig nila mali ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Subalit, patuloy pa rin silang sumasamba sa Diyos-Diyosan dahil matigas ang kanilang puso. Amen. They have a callous heart. Katulad nga po ng horoscope o natal chart, ang mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan ay naniniwala po sa mga zodiac sign. Katulad ko, ako daw po ay pinanganak sa zodiac sign ng Taurus. Taurian, like the bull that represents them, are known to be intelligent, dependable, hardworking, dedicated, and stubborn. Parang ako din po talaga yun. Kung paniniwalaan ko po itong horoscope bilang Taurus, ang sabi po ay ang mga Taurus daw po ay matatalino, maaasahan, masisipag, dedicated, at matitigas ang ulo. Parang totoo ito sa aking pagkatao. Tandaan natin na malalim ang pinagmulan ng natal chart o ng horoscope. Ito ay galing sa sikmura ng Diablo, ng kadiliman, doon sa impyerno. At alam natin na tuso ang Diablo at mapanlin lang. Marami nga sa atin, bago po umalis ng bahay, tinitingnan pa po niya yung kanyang horoscope, kung ano ang mangyayari sa kanya sa araw na yon. Paniniwalain ng Diablo ang mga tao sa kanyang mapanlinlang na taktika. At ang mga taong ito ay susunod sa kalooban ng Diablo. Tandaan po natin, kung meron man tinatarget ang Diablo, iyon ay ang ating pagkatao. Mapapansin po natin na ginamit ng Diablo ang natal chart or horoscope. Ang natal chart ang ginamit niya upang maging gabay ng mga tao sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Sabi ko nga po, marami sa atin na bago umalis ng bahay, tinitingnan pa ang horoscope sa araw na iyon o nanunod pa ng TV. Mapapansin po natin sa mga channel ng TV, every morning ay meron pong horoscope. Meron pong sasabihin na ang mga Taurus ay mag-iingat, ang mga Libra ay pagpapalain, ang mga Pisces ay magkakaroon ng hanap buhay, at ang kung ano-ano pang mga hula na ibinibigay po ng horoscope araw-araw. Napansin po ninyo na ang target po ng Diablo ay ang iyong pagkatao. Amen. At tuwing magbabagong taon nga, ang mga taong walang tunay na relasyon sa Panginoon ay kumukonsulta sa mga manghuhula gamit ang natal chart o ang horoscope. Tandaan natin na si Horus is the God of dead, while the God we are serving is the living God. Osiris, the father of Horus, and the God of the dead. Tandaan po natin yan. Kaya nga po ikaw, tuwing titingin ka sa horoscope, tumitingin ka kay Horus, ang Diyos ng mga patay. This is the God in the ancient Egypt. Ito po yung Diyos-Diyosan doon po sa ancient Egypt. And for 430 years, Israel witnessed the worship to Osiris in the person of the Pharaoh. Kaya nga po nananaghoy ang mga Israelita kasi po dumating na po yung sukdulan. Tandaan po natin na dumating na po ang sukdulan ng pagkakaalipin ng mga Hudyo, hindi lang po doon sa kanilang kapaguran, kundi po doon sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. So God called Moses and told him that he will be with him. In Exodus chapter 3 verse 12 to 15, and God said to Moses, I will be with you, and this will be the sign to you that it is I who have sent you. When you have brought the people out of Egypt, you will worship God on this mountain. Moses said to God, suppose I go to the Israelites and say to them, the God of your father has sent me to you. And they ask me, what is his name? Then what shall I tell them? God said to Moses, I am who I am. This is what you are to say to the Israelites. I am has sent me to you. God said to Moses, say to the Israelites, the Lord, the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob has sent me to you. This is my name forever, the name by which I am to be remembered from generation to generation. Praise the Lord. I am is the God that we must remember from all generations. The reason God sent His Son to this world is to give a new birth to this dying generation. Tandaan po natin, dun po sa Egypt, ang kanilang Diyos ay si Horus, na Diyos ng mga patay. At kaya nga po isinugo ng Diyos sa sanlibutang ito, sa sanlibutang namamatay na,
ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo upang bigyan ng bagong kapanganakan ang lahat ng taong makikipag-isa sa ating Panginoong Jesucristo. God called Israel from Egypt to give them a new birth. Kaya nga po nakita ninyo, yung horoscope po ay natal chart. Pag ikaw ay sumasamba sa Diyos-Diyosan, pag ikaw ay pinanganak ng Abril, makikita po ninyo, titingnan agad ng tatay mo, oh, ikaw pala ay Taurus. God wants to deliver Israel from the hands of Osiris, the god of dead. When Moses reached the presence of the Pharaoh, in Exodus chapter 5, verse 3 to 4, then they said, "The God of the Hebrews has met with us. Now let us take a three-day journey into the desert to offer sacrifices to the Lord our God, or he may strike us with plagues or with the sword." But the king of Egypt said, "Moses and Aaron, why are you taking the people away from their labor? Get back to your work." At nun nga pong si Moses at si Aaron ay pumunta po sa harapan ng paraon upang sabihin na payagan ang mga Israelitang pumunta po dun sa ilang para sumamba sa tatlong araw, hindi po sila pinayagan ng paraon. Pero did not allow them to follow Moses. At hindi nga po pinayagan ng paraon ang mga Hudyo na sumunod kay Moses doon po sa wilderness upang sumamba sa Diyos. At sila po ay idininay ni paraon sa kanilang religious freedom. Hindi po pinayagan ng paraon na sila ay sumamba sa Diyos doon po sa ilang. In the end, Pharaoh allowed Moses and the Israelites to worship God in the wilderness. At dahil nga po sa mga salot na nakita ng paraon hanggang sa salot ng kamatayan ng kanyang panganay, pinayagan na din ng paraon ang mga Israelitang umalis sa Ehipto upang sumamba sa kanilang Diyos doon po sa ilang. Sa Old Testament, sabi ng Diyos, "Siya ang Great I Am." Sa Bagong Tipan, ang sabi ng Panginoong Yesus, "Siya ang Great I Am." In John chapter 8, verse 58 to 59, Jesus said, "I tell you the truth," Jesus answered, "before Abraham was born, I am. And this they pick up stones to stone him, but Jesus hid himself, slipping away from the temple grounds." In John's Gospel, Jesus was nearly killed for blasphemy when he identified himself with God, who had made himself known to Moses. Nagalit po ang mga Hudyo sa ating Panginoong Jesucristo nung angkinin po niya, no? At kanya pong ipahayag na siya po ang Great I Am. Ang sabi po niya, "Before Abraham was born, I am." At dito po ay nagalit ang mga Hudyo at sila po ay pumulot ng bato upang pukulin ang ating Panginoon. Elsewhere in John's Gospel, Jesus made 7 profound I am statements. Mayroon pong 7 pagpapahayag po ng ating Panginoong Jesucristo sa salita pong I am. Ang sabi po niya, "I am the bread of life. I am the light of the world. I am the gate for the sheep. I am the good shepherd. I am the resurrection and the life. I am the way, the truth, and the life. I am the true vine." Amen. Jesus identified himself as the great I am. Amen. And in Matthew chapter 11, verse 28, he says, "Come to me, all you who are weary and heavily laden, and I will give you rest." At tandaan po natin na ang Panginoon po ang tunay na ating kapahingahan. He is the Lord of Sabbath. Huwag tayong pumayag na tayo po ay mabuhay ng hindi nakakilala sa ating Panginoong Jesucristo, the Great I Am. Nang si Jesus po ay nagkatawang tao, tinaglay niya ang lahat ng kapangyarihang mula sa kanyang amang nasa langit. Kaya nga po sa araw na ito, tandaan po natin na ang Panginoong Jesus, ang Great I Am, na ipinahayag po ng Diyos Amang nasa langit nung panahon po ni Moses. Isang magandang araw ng Miyerkules sa lahat. Tayo po'y manalangin. Ama banal na nasa langit, nagpapasalamat po kami sa araw na ito. Isang pag-aaral na sana maunawaan ng lahat upang hindi madaya ng mapandayang diablo sa mga panahong ito. Dalangin ko, Ama, na ingatan mo at gabayan mo ang lahat ng mananampalataya, lalong-lalo na po sa panahon ng end times na ito. Nasa mga huling araw na po kami, Panginoon, at tunay nga pong inire-reveal mo
inihahayag mo ang mga sikreto na hindi po namin nakikita. Katulad nga po sa horoscope or natal chart. Ito po ay nakita namin ngayon at naunawaan namin na ito po ay galing sa sikmura ng kadiliman doon sa impyerno. Kaya Ama, maraming salamat po sa pag-aaral na ito. Dalangin ko na pagpalain mo ang bawat isa. Ingatan niyo po kami laban sa COVID-19. Pagpalain niyo po ang lahat ng member ng Christ of All Ages. At dalangin ko na ilayo niyo po kami sa lahat ng karamdaman. Ama, sa araw na ito, dalangin ko rin ang church ni Pastor Job Tullios, ang God Will Provide Church, at ang church ni Fred Merhilia doon po sa Cavite. Pagpalain mo ang Israel, we pray for the peace of Jerusalem. We declare blessing, blessing, blessing over the whole nation of Israel. Dalangin ko rin po ang kanilang Prime Minister na si Naftali Bennett. Ingatan mo po siya at pagpalain, mapamahalaan niya ang Israel ng ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo rin ang Amerika. Dalangin ko, O Lord, na sila po ay makakilala sa iyo bilang tagapagligtas ng kanilang buhay. Dalangin ko na gumaling na rin po sila sa karamdaman ng COVID-19 kasama ng lahat ng bansa sa buong sanlibutan. Pagpalain mo ang aming bayan. Pagpalain mo ang Luzon, Visayas, and Mindanao. Dalangin ko, Ama, na pagalingin mo na ang lahat ng may karamdaman ng COVID-19, lalo na sa mga Pilipino. Pagpalain mo kami, O Diyos. Nagsusumamo kami, Panginoon, ng kagalingan sa lahat ng may karamdaman. Pagpalain mo rin ang mga frontliners ng mga Pilipino. Ingatan niyo po sila at lahat ng frontliners sa buong sanlibutan. Ingatan niyo po sila laban sa COVID-19. Ama, sa araw na ito, nagpapasalamat po kami. Dinadakila ka namin, pinupuri ka namin. Ikaw nga po ang tunay na nagre-reveal sa amin ng mga sikreto ng sanlibutang ito. Pinupuri ka namin, nagpapasalamat kami. Dalangin namin, O Lord, na pagpalain mo ang bawat pamilyang nanonood at nakikinig sa pag-aaral na ito. Dalangin ko, Ama, na pagpalain mo ang aking mga anak. Ilayo niyo po sila sa karamdaman ng COVID-19. Pagpalain mo ang aking buong pamilya. Pagpalain mo ang aking asawa. Pagpalain mo rin ang aking apo, Panginoon. Salamat po, O Diyos, at dalangin ko rin ang lahat ng pamilya ng Christ of All Ages. Pagpalain mo ang gawa ng aming mga kamay. Ingatan niyo po kami sa lahat ng oras. Naalala ko rin po, Panginoon, ang mga umaattend ng Bible study ko every Friday at 7 p.m. Dalangin ko na sila po ay makakilala sa iyo ng lubusan. Ingatan niyo po sila at pagpalain. Dalangin ko rin ang aming mga construction workers. Ilayin niyo po sila sa karamdaman ng COVID-19 at patuloy mong pagpalain sila ng iyong banal na salita. Maraming salamat, Ama, sa araw na ito. Pinupuri kita, pinasasalamatan. Salamat, O Lord, na ginagamit mo ako sa mga huling araw na ito. Ganon din po ang aming pastor na si Pastor Rene Lundag. Pagpalain mo kami, Ama, at pagpalain mo rin. Naalala ko rin ang lahat ng mga kapastoran na mag-aral at matuto at ituro sa kanilang mga nasasakupan ang mga mahalagang bagay tungkol sa iyong muling pagbabalik. Ama, sa araw na ito, dalangin namin ang liwanag ng Panginoong Yesus ay magningning sa buhay namin. Mahabag ka lagi sa amin at bigyan mo kami ng tunay na kapayapaan sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo at ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen at Amen. Magandang araw sa inyong lahat. To God be the glory. Mag-ingat po tayong lagi. Amen. Praise the Lord.